Good news, SSS members! Alam nyo ba na kahit 10 taon na ang nakalipas, maaari pa rin kayong mag-claim ng SSS maternity benefits para sa mga kababaihan na miyembro ng SSS. Paano nga ba mag-apply? Narito ating pag-uusapan. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat ng mga SSS members, lalong-lalo na ang mga kababaihan. And of course, kahit sa mga kalalakihan na meron ng asawa, lalong-lalo pa yung mga may mga anak na. Dahil alam nyo ba, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa isang benepisyo sa pagiging miyembro ni SSS. Ito po ang tinatawag natin na SSS Maternity Benefit. Ito po ang benepisyo na ito ay itinakda na polisiya ng SSS na benepisyo para sa lahat ng mga kababaihan na miyembro po ni SSS na kung sakaling manganganak po sila ay meron po silang makiklaim na benepisyo, no, sa ilalim po ng maternity benefit ni SSS mga ka-vlogs. Sapagkat ngayon po ay tumaas na po ang maternity benefit na halaga mga ka-vlogs para sa mga nanganganak or manganganak na mga SSS members. And alam nyo ba mga ka-vlogs, no, na ang SSS po ay sinasabi na kahit po lumipas na ang ilang taon, no, kahit 7 years old na yung bata, 8 years old, ay maari pa rin pala kayong mag-file ng inyong SSS benefit claim mga ka-vlogs. Yes! Totoo po yan mga ka-vlogs, no? Dahil meron po kasi tayong mga SSS members na hindi po nakapag-file ng benefit ng maternity sa kanilang or after mga anak, no? Actually, meron akong naalala na marami na nagme-message sa atin, no? Nagtatanong kung pwede pa ba silang mag-file ng SSS maternity benefit, no? Kahit after 2 years na, 3 years na, ang kasagutan po ay yes po, mula mismo po yan na kasagutan sa SSS. Dahil alam nyo ba, no, sa ilalim po ng guidelines, polisiya ni SSS, ang maternity claim po mga ka-vlogs, no, ang maternity benefit claims ay meron po siyang validity up to 10 years. So, ibig sabihin, sa loob ng 10 taon, no, pwede kayong mag-claim ng SSS maternity benefit. Pero pag ika 11 years na, lagpas na ng 10 taon, ay hindi na po yan po pwede mga ka-vlog. So, masyado naman po talagang mahaba, no? Masyado nang mataas yung 10 years. Baka lang naman po na merong nanonood sa atin ngayon na malaki na yung bata, no? 5 taon, 6 na taon, nag-aaral na. Grade 1 na, grade 2. Ayan, no? Tapos hindi pa kayo nakapag-file ng inyong SSS maternity benefit. Ayan po. Pwede pa kayo mag-claim mga ka-vlogs. So, narito lamang po ang inyong gagawin. At least po, qualified kayo. So, ibig sabihin ng qualified, active po yung status nyo kay SSS, no? So, active po yung inyong monthly contribution kay SSS. And then, qualified po kayo mga ka-vlogs, no? At nakapag-present po kayo ng mga dokumento na hinihingi ni SSS. Well, anyway po, para sa mga dokumento na hihingi ni SSS para kayo makaklaim ng inyong SSS maternity benefit, so ayan po, bisita po kayo sa pinakamalapit na SSS branch na nasa inyong lugar mga ka-vlogs, no, para mapayuhan kayo, maka-inquire kayo doon, na masabihan kayo ng mga dapat nyong gagawin, especially the requirements, mga documents na kailangan nyong i-attach sa inyong pag-claim ng SSS maternity benefit. Maaari din po kayo mag-message sa official Facebook page ni SSS, and maaari din kayong tumawag sa mga hotline numbers, contact numbers ng mga SSS branches na malapit po sa inyong lugar mga ka-vlog. So good news po ito para sa lahat ng mga kababaihan na miyembro po ni SSS, dahil nakon, mataas na po ha ang halaga ng SSS maternity benefit mga ka-vlogs, no? Tinaasan na po yan, nasa 90,000 na po ang makukuha ng mga nanganganak or mga nganak
sa mga SSS members na mga kababaihan, mga ka-vlogs, no? And of course, bayad po sila sa ilang buwan na pagpapahinga, no? Hanggang makabalik sila ng kanilang normal na trabaho para sa mga employed, and para sa mga self-employed ay meron din pong ganito, no? SSS maternity benefit para sa mga self-employed mga ka-vlogs. So kung isa ka po sa mga kababaihan or sa mga lalaki dyan na nanonood sa atin ngayon na merong asawa na hindi pa nakapag-claim ng SSS maternity benefit, ay ba mag-claim na kayo, bisita na sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Bago ako magtapos sa video na to, kung nais na pong sumuporta dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. At sa mga nais namang maging miyembro dito sa aking channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating join button. Mamili ka ng mga perks na nais mo, mga ka-vlogs. Para sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa aking channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to. At kung meron kang mga katanungan, ay maaari nyo i-commento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.